Hello guys, ayan nagbabalik si Manang Tisay. Kumusta na kayo? Ayan ngayon guys, magbebenta kami ng mga bote ng mga inipon namin kasi ang dami na wala na akong mapaglagyan dito sa garahe namin. So ngayon, bibilangin ko yung mga bote. Pagkatapos, saka ko ilalagay sa plastic ng tigwang 100 kasi 10 cents kada isang bote. Kada isang cooking can, gaya ng mga cans ba? Mga lagay ng mga drinks, soft drinks, mga mineral water. Pero pagdating naman sa mga galon, gaya ng mga lagay ng mga gatas, gaya nito, 25 cents yan. So, bibilangin ko ngayon, samahan nyo kami, ipapakita ko sa inyo kung paano kami magbenta ng bote dito. Noon, nilalagay ko na lang sa plastic, hindi ko na yan sinesegregate, pero parang kulang yung bayad sa akin. So ang ginawa kong 100 kada isang bag para at least alam ko na $10 yon kada isang plastic bag, gaya nito yan, gaya mga yan, tigwa 100 lahat yan. So, ang dami-dami na guys. Kaya, ibebenta ko na para naman meron akong pambili ng chicheria. Ayan guys. So, magpapasama ako sa anak ko ngayon na magbenta ng mga bote at saka sa apo ko. So, samahan niyo ako. Bibilangin ko to and then, ilalagay sa car. Pagkatapos, pupunta na kami sa bottle depot. Yan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ang dami kong mga naipong bote. Kasi dito guys, once na bumili ka ng mineral water or kahit na anong inumin, may deposito yan na 10 cents. Gaya ng mga lagay ng mga milk, may 25 cents din yan. So, pwede mong ipunin lahat yan. Pagkatapos saka mo ibenta. Minsan, pagka nagpupunta kami sa park or sa mga nadadaanan ko ba, pag may nakikita akong mga bote, pinupulot ko yan guys kasi 10 cents yan. Pagkatapos, kahit sa work ko, pag may nakikita akong mga bote or cans na itatapon, kinukuha ko yan kasi minsan, binibili ko rin ng donation para sa mga residente ko. Minsan, binibili ko ng shampoo or lotion or something na pwede kong ibigay sa mga residente ko. So, ngayon naman, ibebenta ko na para mabawasan naman ang kalat sa bahay. Ayan, samahan nyo ako guys. Thank you.
is nilalagyan ko ng sulat na tig 100 na ganyan. Para pagdating doon, na makita nila na tig 100, hindi na yan bibilangin. Unlike before, na hindi ko yan sinesegregate, binibilang na yan. Ayan. 100 meaning to say $10. Ito din yung mga bote ng mga beer. Ayan, 10 cents. 10 cents ang isa. Nilagay ko na lang sa bag. Ito. Mga pinag-inuman namin ng beer. Guys, alis na kami. Ayan. Tara na. Kasama ko ang aking apo at saka si Terrence. Ayan, yung bunso ko. Ayan. Pakita mo yung dadaanan natin. Battle Depot. Hindi pala Home Depot. Battle Depot. Okay.
Thank you.
nabas na yung bayad sa iyo. At 128.8. Scan natin. Ayan, yung pera namin, naipon sa bote. Lalagay daw niya sa piggy bank niya, guys. Meron kasi siyang piggy bank. Nakabenta na kami ng bote. So, may 128.80 dollar. Ito yan, guys. Ganyan. Ganyan kung paano kami magbenta ng bote dito. So, hindi sasayangin pag may nakitang bote dyan sa kalsada, pupulutin. 10 cents na yon, guys. Di bale, 4 pesos sa Pilipinas. Diba? 4.40. 10 cents. So, 4 pesos na yon. Kahit nakakahiya minsan, guys, pinupulot ko. Pero na yun, hindi ako nahihiya kasi hindi ko naman yun ninanakaw, diba? At saka pera na yun, kayo naman. Before, guys, nung nasa Pinas pa ako, may nababalitaan na akong ganyan na porket na mumulot daw sila ng mga bote. Ayan. Hindi ko alam na ganun pala, may bayad pala yung bote. 10 cents. E di ngayon, ako na pala yung namumulot ng bote at nagbebenta ng bote. It's okay, guys. Pera na yun, diba? At saka hindi mo yun ninanakaw. Iniipon mo. At saka tinapon naman nila yun. At saka yung iba, yung amin naman, syempre bumibili ka ng bote ng mga inumin, iniipunin mo talaga yan. Kasi sayang naman kung itatapon mo. Like, see, kabenta kami ng 100 plus. May pambili na kami ng pagkain. Or, ang iba naman, pwede ko namang ibili sa, para sa mga donation ito sa aking mga residente. Ayan, guys. Ngayon, ang susunod namin na pupuntahan is magro-grocery na kami. Ibibili na namin yung napagbentahan ng bote. Okay. Ayan, ganyan, guys, kung paano magbenta ng bote dito sa Canada. Dito sa Bottle Depot. Ayan. Yeah. Kaya
Kaya dapat guys, pag nag-iipon din kayo ng, kung nakaka-relate kayo sa akin, na nag-iipon din ng mga bote, dapat i-plastic nyo na yan ng tigwa 100 para pagdating mo dito, makita nila may 100 na nakasulat sa labas ng plastic bag. So, tatanungin ka naman kung binilang mo yun. Maging honest lang tayo guys. Siyempre, nagtiwala na sila sa atin na tigwa 100 ang laman. Dapat maging honest din naman tayo, diba? So, yan. Hindi na niya binilang. Ang binilang na lang niya yung mga mixed bottles kasi hindi ko alam yung fries. Yun nga, sabi niya kanina, pag lampas na ng 1 liter, di ba? Pag lampas na ng 1 liter, ano na daw, 25 cents. Yan, kaya sa susunod, isegregate ko na naman ulit yung mga gallons pagkatapos yung mga lagay ng mga 1.5 na mga drinks. Yan. 25 cents pala yun. So, next time, ganun na naman ang gagawin ko. Ayan guys, so pupunta na kami sa grocery ngayon. Tapos na kami sa pagbebenta ng bote. So, salamat guys sa panunood. Please like and subscribe sa aming YouTube channel. And guys, sa susunod ulit,